sasabihin mo na pangarap mo makapunta ng Europe. Ayun lang, hanggang pangarap lang. Pero pag hindi mo ginawa, hindi mo ginawa ng action, hindi mangyayari yun lalo. Good morning, guys! Welcome back to our channel. Welcome back to our YouTube channel. So, ayun guys, inilik mo tong video na to kasi isa ka sa katulad ko na nangarap din na makapunta ng Europe, ng bansang Europe. Tama ba ako? Tama ba ako? So, pinindot mo to kasi gusto mo malaman kung ano yung mga dapat mong So, yun guys, gusto kong i-share sa inyo yung mga dapat mong unahin, mga dapat mong i-prepare kung sakaling gusto mong talagang mag-proceed yung makapunta ng Europe katulad kung nasaan ako ngayon. So yun, mga be, ikaw ba ay katulad ko na nagtrabaho rin, nangarap din makapunta ng ibang bansa tapos nagtrabaho sa katulad ko na nakaranas na nagtrabaho sa Middle East katulad ko na nag-work ako sa Kuwait. So, yun guys, dun sa mga katulad ko na mga OFW, mga domestic helper na nag-work sa bansang Middle East. So, sana guys, mga be, mga kabayan ko, mga sisi, ganyan, mga sister, sana panoorin nyo to at makatulong ako sa inyo kahit papaano dito sa vlog ko. At talagang yung mga subscriber ko na from Middle East, so talagang pag nag-PPM sila sa akin na, ate, paano to, ma'am, paano to, paano po pag-apply, baka may alam kang legit agency. So nire-replyan ko talaga sila guys kasi gusto kong makatulong sa kanila kahit dito lang sa simpleng vlog ko na alam ko kung gaano kahirap ang trabaho sa Kuwait, sa Middle East as a domestic helper. So yun po, kung talagang prosigido ka na maging maayos yung hindi naman kasi marami din naman naging maganda ang buhay dyan sa Middle East kasi pasortian lang din naman, di ba? So ayun, confirm mo kasi dito guys sa Europe, alam mo yun, hindi ka ganun ka-stress sa trabaho kasi you have a freedom here, weekly day off, may right ka na tumanggi sa employer mo, na mag-change ng employer. Ikaw yung mismong, yung hindi ka matatakot like sa Middle East na ibibenta ka kapag ayaw sa'yo ng amo mo, ganyan. So, dito guys, may freedom kahit mga expat lang tayo dito. So, yun, unang-una, habang nandiyan pa kayo sa bansa na ayan na pagtrabahuan nyo. So, unang-una, gusto kong share sa inyo, syempre kailangan nyo munang mag-save ng pera hanggang nandiyan kayo sa abroad. Yun yung number one. So, yun, habang nangarap tayo na makapunta dito sa Europe, so mag-save na kayo ng pera hanggat nagtatrabaho kayo dyan sa lugar kung nasaan kayo ngayon. So, yun, save kayo ng pera kasi medyo talagang malaki po yung magagastos kapag nagpunta ka dito sa Europe. So, nung ako ay umalis, nung way back 2017, so, ang placement fee na biniyaran ko ay 65,000 pesos plus akin yung medical, akin yung requirements, lahat, yung nagpagparid ribbon pa ako ng medical at saka requirements ko. Siyempre, passport, sa'yo din yun. Basta yung mga extra expenses, PT, bago umalis, yun sa akin yun. So, yun. So, kailangan natin talaga mag-provide ng pera para hindi tayo mag-lending or hindi tayo mangutang sa ibang tao kasi sobrang hirap mangutang sa panahon ngayon at hindi lahat ng tao, kahit kamag-anak, kadugo mo pa yan, pagkakatiwalaan kapag dating sa pera. So, yun guys,
ako naman guys, may naipon naman ako noon. Kaso kulang din talaga kaya naglending din ako. So pagdating nyo naman dito sa Europe, syempre obligado kang bayaran yun. At ang ginawa ko ay within 6 months nabayaran ko siya. Pero guys, 6 months yung kontrata na dapat kong mabayaran yung nilending ko. Pero within 3 months ba o 4 months nabayaran ko na agad siya. So syempre kasi nakapokus ako doon, ayoko kasi nang maisipin ako at ayoko nung yung araw-araw na ano ba yan, magbabayad na naman ako, ganito, gusto kong matapos. So, yun talaga, pinosigido ko guys, matapos yun. So, yun yung number one. Kailangan may pera tayo na pang-apply. Number two ay, syempre, yung mga requirements natin, basic requirements na passport, number one. Syempre, kailangan valid yan na ano, mag-renew na kayo ng for 10 years, kung 2 years or 3 years yung ano yung validity ng ano mo, or syempre if 1 year mag-renew na kayo, mas maganda guys yung 10 years para hindi man hassle dito. Kasi nung nasa Cyprus ako, talagang naabutan ako kasi yung passport ko ay valid na siya for 1 year. As in, pinasok lang ako nung agency ko na as in para umabot ako. So doon ako nag-renew sa Cyprus at wala namang walang embassy doon sa atin kasi ang embassy ng Cyprus ay nasa Greece pa. So ayun, so yun, nag-renew ako doon, so hindi ganun kadali makuha yung passport. 2 to 3 months mo siya makukuha. Tapos kailangan mo pa magpaalam sa employer mo na lalabas ka para mag-renew ng passport, pero papayagan ka naman. So yun, kung much kaya much better guys na okay na yung passport nyo na 10 years na para okay. So yun, yung iba pang mga requirements, NBI, tapos yung, ano ba yung COE? O parang ganun. Tapos, basta tapos, yung sunod ay number 3 ay syempre, maghanap kayo ng legit agency guys. Mga pe, kasi napakadaming peking agency papuntang Europe. Muntik na rin akong madali niya nung nasa Kuwait ako, na may nag-offer na isang Pilipina din na nagbayad na raw sila papunta ng ano ba yun, papuntang London. So hindi ako, nag-isip din ako, nagtanong-tanong ko sa mga pinsan ko nasa abroad, sabi ko kung may ganun ba talagang agency na magbabayad ka ng pera tapos hindi ka na uwi ng Pilipinas. So yun, parang naisip ko na baka hindi man legal siya. So yung iba tumuloy nagbayad, so yun, naloko sila at syempre sayang yung perang pinaghirapan natin. So kailangan yun, legit agency. So yun, mabibigay ko sa inyo nung papunta akong Cyprus ay Bison Management. Bison Management. I-check nyo siya sa Facebook. Meron sila FMW. Yun, i-check nyo din siya sa Facebook. May page din sila. Greenfield naman ay, awang ko lang kung meron hiring ng Cyprus. Pero alam kong Greenfield guys ay dito sa Romania. Hiring sila ng domestic helper sa Romania. Yun guys, yun yung masasabi kong 3 legit agency na mapapayo ko sa inyo. Bison Management, FMW, at saka Greenfield. So yung Greenfield guys, ayun yung sinabi sa akin ng isa sa subscriber ko na nakaalis na dito. Ilan na rin yung mga subscriber ko na nag-ano sa akin, tapos nandito na sila sa Romania. So ayun, hopefully na isa ka rin sa makapunta dito sa Romania or sa Cyprus para kahit paano guys, hindi kayo mahirapan sa trabaho. Yun nga lang, tiyagaan lang kayo pag nandito na kayo kasi ang trabaho dito ay per hours, per oras. So yun, kung pwedeng mag-part-time kayo pero hindi siya po pwede sa immigration, bawal yun. Pero hindi lang naman, ano, basta maraming gumagawa ng part-time kasi diskartiyan lang naman yan guys dito sa Europe. So, ayun. So, ayun guys, pag nandito na kayo, so kailangan talaga sobrang tipid kayo kasi sobrang mahal ng bilihin dito sa Europe. Diyos ko. Pero kung i-convert mo yung pera sa atin, tapos dito, ang laki ng balor ng pera niya, kaya yun, talagang kailangan marunong tayong kumapit ng pera at hindi laging padala lagi sa pamilya. Kailangan may pera ka rin sa, for savings mo. Next guys ay ano, mag-prefer na kayo ng mga damit nyo na panglamig. Yun guys, kasi nung ako umalis, syempre wala akong kakilala dito. Pero may mga taga-ro na sa amin na nandito sa Europe. Pero syempre nahiya akong magtanong-tanong kasi ganyan.
kasi mahirap na. Kasi minsan, pag nagtanong ka, sasabihin mangungutang ka. So, yun, nahihandaan nyo na, magdala na kayo ng mga jacket, pajama, mga pang-winter. Kasi guys, dito sa Europe, kahit saan naman dito sa Europe, ay dumadating yung winter at nag-i-snow siya at nag-negative dito like 20 degree or something, lalo na kung mapupunta kayo sa bansang mas malamig. Kasi dito sa Romania, malamig na dito. Sa Cyprus is may fart doon na nag-i-snow. So yun, kailangan talaga guys na bumili kayo ng jacket. Importante, medyas, kasi kesa dito pa kayo bumili, mahal dito guys. So ayun. Yun guys, dagdag ko lang mga be. Pag nandito na kayo, advice ko lang sa inyo, nadalin nyo na yung mga requirements nyo, mga important requirements para sa trabaho, mga diploma, yung mga ganyan, basta mga birth certificate, kasi ang daming opportunity na nag-aanday dito sa Europe. Katulad ng pwede kang mag-apply sa Canada, pwede kang mag-apply sa Italy, sa Greece, sa Malta. So yun, maraming opportunity dito guys, kaya much better na dalin nyo na yung mga requirements nyo na pang-apply sa trabaho, kasi may maraming legit agency dito. Yun nga lang, you need to pay them na as in malaki talagang hingi nila. But of course, importante ay makaalis kayo, makaalis tayo. Kasi ako noon, papunta rin dapat ako noon ng Malta. So hindi lang ako natuloy kasi nga kinasal na ako dito sa asawa ko. So ayun guys, dagdag ko rin na pag nandito na kayo, for example, dito na kayo sa Europe, or may kailangan kayong itanong sa employer nyo, may kailangan kayong may kailangan kayong sabihin na ayaw mo ng ganito, nahihirapan ka, pwede ka dito magsalita, mag-open up sa employer mo kasi makikinig naman sila sa'yo. Dito katulad ng Middle East. So dito, pwede ka rin tumawag sa agency mo kasi tutulungan ka ng agency mo, kasi nung nagpa-release ako, yung agency ko talaga ang tumulong sa akin para makahanap din ng ibang employer. Kasi kung hindi mo gusto doon sa employer mo, pwede kang magsabi na hindi mo gusto doon sa bahay na pinagtatrabaho mo, ayaw mo sa boss mo. So you have a right na umalis doon sa at maghanap ng panibagong employers. Bibigyan ka naman ng 2 months ba ngayon or 1 month para makapaghanap ng another employer para maayos yung papel mo at saka yung another visa mo. Ita-transfer lang naman yan eh. Kasi naka-try na ako noon. Dati akong nagtatrabaho sa bahay, first employer ko, isang Israeli at isang Romanian yung napagtrabahuan ko. So may anak silang isa, tapos may baby pa. Ayun, sobrang laki ng bahay nila. Ay, hindi rin ako noon, hindi ako nagtagal doon kasi nag-release din sila, nirelease din nila ako kasi hindi na nila kailangan ng another, kasi dalawa na kami doon. Nauna ako, tapos may sumunod na isang kalahi nila. So, syempre, mas ako yung, mas ang pinili yung kalahi nila kasi pinsan pala yun ng babae. So, ako yung nirelease at yun, naghanap ako ng employer. Within that month din naman, nakahanap agad ako ng employer. Hindi ako inabot ng isang buwan, siguro weeks lang ako noon. Tapos minakuha din ako na isang matanda na wala ng asawa. May anak siya, nasa first floor. So, second floor, tapos nasa first floor kami. Kami lang, as in, mayaman sila. Tapos, kami lang yung dalawang matanda. Yun, namala na, namayapa na yun. So, ayun, mas maganda yung ko kasi naging caregiver ako doon. So hindi ako as in yung katulad dati kong trabaho na as in kailangan talaga araw-araw kudkod yan, kudkod dito, linis doon, linis dito. So ayun, napaganda ako doon sa employer kong pangalawa. Yun guys, another is kailangan may dala kayong pocket money dito, may dala kayong pera, extra money dito. Kasi noon may dala akong extra money. So pagdating sa airport, papalit ako ng pera, ng peso to euro. So yung para may pocket money ako. Kasi every Sunday dito, lalabas ka talaga ng bahay. Magde-day off ka dito. Or pwede ka rin naman, pag kailangan ng employer mo, pwede ka mag-stay. Babayaran ka nila ng 20 euro noong dati pa. Ewan ko lang ngayon kung tumaas na. 20 euro sa pag pumasok ka ng off day mo. So ayun, may dala akong pera para may pamasay ako sa bus. Tapos,
ayun, syempre may pangkain ka kasi wala ka pa naman sahod noong ano na yun, noong month na yun, next month ka pa makasahod. Yun nga lang, kung bibigyan ka ng allowance ng employer mo, so ang swerte mo. Kasi nung sa unang amo ko, wala akong binibigay na allowance as in. Tapos nung second employer ko, kada labas ko 20 euro, 40 euro, ganyan ang binibigay sa akin. So yun, swerte ko noong second amo ko. Kayo din, sana swerte din kayo sa maging amo nyo. Kasi karamihan dito, pag mabait ka, as in tataasan yung sahod mo, at bibigyan ka ng allowance, kung anong gusto mo, ay pag-grocery ka, ganun sila kababait dito. Ayun lang guys, ang video for today. Sana nakatulong ako sa inyo at sana wish ko rin na makapunta kayo dito sa Europe na pinapangarap nyo. Katulad ko, nangarap din ako na akala ko imposible, pero posible pala pag nagsumikap ka, nagprosigido ka, at syempre kailangan mo samaan ng dasal kay Lord. So ayun, yun nga, pag may pangarap ka, kailangan mo talagang prosigiduhin. Kailangan mong kasuhin, kailangan mong trabahuin, hindi lang sasabihin mo na pangarap mo makapunta ng Europe. Ayun lang, hanggang pangarap lang. Pero pag hindi mo ginawa ng action, hindi mangyayari yun lahat. So, ayun lang guys. Maraming salamat. At kung bago ka sa aming channel, please do subscribe sa aming channel. Kung gusto nyo lang naman, and paki-hit na rin yung bell para ma-notify kayo kada upload ng aming mga video. Yun lang. Maraming salamat. Bye and God bless.